guys, sa mga hindi naniniwala, si Triple X ang installer natin. Ayan ang tattoo niya, oh. Triple X ang installer ngayon ng Autoboys. So guys, next natin, Toyota Altis. So guys, after ng Mirage, mag-install naman tayo ng L&T spring sa Altis. So kahit medyo alanganin yung part niya, fender gap check na rin natin. Is using Revo tires ng size ay 225/45/18. So, book racing, passenger front side right side, two finger gap na lang. Again guys, pag habang lumalaki yung gulong, lumilit yung fender gap pero lumataas yung right clearance. So pag nagtatanong kayo sa amin na ilang fender gap, depende lagi yan sa shock condition and tire size. Okay, so saka sa laki ng daliri, yung sa daliri ko, average naman yung daliri natin, two fin fender gap, hindi na papasok yung tres, dos yan. Meron maluwag yung dos, ha, hindi siya yung masikip na dos. Then rear medyo malaki, siguro dahil sa parking level. Para sa akin, 4 finger gap, luwag kasi yung tres, 4 finger gap. Then left side, shout out JDM mufflers and BF film na rin, shout out. So left side 4 finger gap din, so pantay naman. Then front, maluwag yung dos, so mga ayan, 3 finger gap. Okay, so 2 3 4 4 ang fender gap niya. Okay, so install na natin. Palamigin lang natin ng konti kasi galing pa sila ng Tanawan, Batangas. Yung Mirage kanina galing ng Alfonso, Cavite. Okay. Guys, we're done installing yung L&T springs dito sa Altis. Suwata natin. Driver's side front dos na lang. Actually tight yung dos. Ayan. Ayan. Two finger gap. Then here, ayan, pantay. Dos din. Then, dos naman yung gusto mo, boss, di ba? From 4 finger gap yan. Ayan. Dos din. And front left, ayan, dos din. Pero sabi ko nga, mas tight. So, mga 1.75 siguro yun. Pero dos din yan. So, that unit. Mas tight lang compared sa likod. It is normal yun. Kasi mas mababa talaga sa Altis yung front. Okay, so mag-road test muna si boss.
So, pag road test na si sir, magka-fender gap check ulit tayo kasi mas settled na yan. Front, ano, Vin Diesel, walang tunog, kahit ano, ba? Magaling talaga ito si Triple X eh. So, kanina, ano to eh, 3-finger gap doon, sa parking doon. So, ngayon, sukatin natin, yan, sinasabi sa inyo. Hindi siya totally DOS kasi hindi papasok ng todo yung daliri kong DOS. Para sa akin yan, 1.5 na lang yan. Which is yan yung ina-expect kong drop niya ngayon. 1.5 yung front. Pero yung rear, eto DOS talaga. Oh. Ayan, ah, walang daya. Oh. DOS. Ayan, liwanag. Ayan, maliwanag na DOS. Okay. Then, kapilang side. Papasok yung dos talaga. 1.5 talaga siya. 1.5. Mas tight. Okay. So, 1.5 dos yung likod. Kanina 3 yung harap. 4 yung likod. Yan ang drop sa Altis. Nakagwapo. Ganda na muna niya. Projector. Bibili kang carbon fiber, message mo lang ako. Charger? Nandiyan na ata. Adapter? Nandiyan. Kulay black? Okay. Thank you. From Tanawan, Batangas pa sila, so uwi pa sila ng Batangas. Ingat po sa. Touch na yung no? Ayun eh, yung murig ganun eh. Iba yung kentap eh, alam mo yung kentap. JDM mufflers. So guys, ito yung service ni Vin Gasoline. Yan o. Installer natin yun. Japan. Feature lang natin ng konti. Android, ang bango ah. Japan, kulay red din yung manual ba to? Yes. Manual. Meron pang ang tawag dito sa ship knob mo. Dildo. Wala nga, tapos visor pa yung kanyang side mirror. So meron din siyang spoiler. Matindi ang spoiler yan. Downforce. Ipata natin, oh. Meron pang underglow. Sayang, madilim na eh. Teka, imita natin ang yan, kulay red din. Yan ang auto ng ating Triple X installer natin. Ayaw nyo maniwala. Si Vin Gasoline, nandito. Yan. O, bawal to ulay green ang ilaw ah. Hindi ka nahuli. Ayun, puti naman pala. Park light lang pala yung green. Ayos. At isa si Triple X, no? I'm going home. So next time, at the available si Sam Auto Garage, ito ang makikita nyo yung installer natin. Bye, Triple X. Yabang, no?